Turius. Guys, ito panibagong ano to, panibagong vlog to. Bali ito naman kasi Sunday ngayon. Guys, baka sabihin mo si Pinner nakasuot lang ng ano. Siyempre bilang si Pinner, kailangan rin sumuot ng ito kasi Sunday. Nakasuot ako ng pang ganito. Kasi video pa relax, relax lang kami ngayon. Nakadrifting kami. Guys, interviewin natin yung pinakabalupit sa kuberta ngayon. Si Big Cadet Adrian. Andrade. So, ito yung pinakamalapit sa opisina, sa Bright. So, ngayon, titingnan natin kung paano siya nakapasok dito. Ngayon mga hindi pa nakasakay, yung nakastambay pala dyan sa Palaw, o kayo nasa probinsya pa lang, makakuha kayo ng idea sa kung paano siya nakapasok dito. So, yan. Una sa lahat, please tell me about yourself. Ako si Adrian Andrade. Taga Santa Mesa, Manila. Graduate ako ng 2016. March 2016. So, medyo matagal na pala, no? Yes, sir. TIP Manila. Ano? TIP? Yes, sir. TIP Manila. Bale, na almost 5 years akong tambay, sir. So, nung tambay ka, anong ginagawa mo nung tambay ka? Ano kayo? Wala kang... Ayaw mo pang gustong sumakay o gano'n? Hindi sir, wala lang talagang ma-plan. So mahirap mag-apply? Mag-apply. O guys, 2016 siya guys, graduate. So kailan ka ba nakasakay? 2021 sir. So ang tagal? 17, 18, 19, 20, 4 years no? So, tell me more, paano ka nakapasok dito? Ano, bakit ka nakasakay? Bakit ka nakasakay sa International Field? Ano? Bali sa akin may ano eh, nung kaklase ko, bali nag-apply kami na sa Kalaw, naglibot-libot kami. Bali napadaan lang kami sa May Bright, nagmerenda kami doon, sakto lumabas yung kaklase namin ng college. So bali nakita kami, kami dalawa nung kaibigan ko din. Tinanong na ako kung gusto na kami pumasok na ano, sa Bright. Okay. Tapos sabi namin doon, pumunta na kami doon, tapos kailangan doon ng power, second meet, pataas. So yun na, pero sabi niya, kaya daw niya. Oh. So binili na kami ng permission form, organization, tapos binilapan namin, kinabasin niya doon sa kadete, sa court niyo. Tapos, sakto, yung naging utility sa may HR, sa tropa din namin ng college. Ah, oh, very good. Prama din namin ng college. So, sa madaling salita, nakapasok ka? Yes, sir. Sa madaling salita, nakapasok ka. Tapos, nakahuna sa mga ibang mga lineup na ano, ng utility. Okay. So, stop tayo dyan. So, pagkatapos nung nakapasok ka dyan, utility ka na? Yes, sir. Utility na. So, mga ilang taon naman yung utility mo? Mga ano, sir eh. January 2020 ako sa nag-start, tapos biline up ako sir ng February 2021. Nag-training na ako ulit sa layo. So ibig sabihin, isang taon ka lang? Isang taon din. Kasi normally talaga guys, yan siyempre, dalawang taon yung utility. Ito guys, madiskarte na talaga to guys. Ito madiskarte na talaga. Tingnan mo, nakuha na niya ng ano, wala sa bucket. So, yung hindi pa nakasakay, nakakuha kayo ng idea sa kanya. Nakapunta siya sa Bright, no? So, siguro yung mga iba dyan, kilala na to siya. Bali siya yung nakatayo dati kay Ryan sa likod. Minsan nga, pag-report ko noong 2021, hindi pa nga ako pinapasok nito eh. Kasi nga, akala siguro niya si Pinel dahil, alam naman tayo, simple na lang tayo. So, akala ko bodyguard na si Ryan. Paano naging bodyguard to? Mas malaki pa katawan ni si Ryan. So, guys, yung iba dyan, dalawang taon. Yung iba dyan, mabot tatlong taon, no? Sa kanya, isang taon lang. So, ibig sabihin ngayon, lumiyo. Guys, ha? Sa Bright kasi, yan sinabi ng Bright. Tanungin kita. Dahil nakasakay ka na. Doon, ang buhay mo natin, pagkatapos graduate, madilim pa, di ba? Madilim, no? Parang wala kang pag-asa. Nung nakita ka na sa Bright na yun, lumiwanag ang buhay mo?
Lumiwanag? Oh, yan ang bright guy. Pag nandito lang kayo dito, lumiwanag talaga ang buhay ninyo. So, meron akong pangalawang tanong. Kasi na, ano mo na, nakapasok ka dito, so, bali, unang sakay mo ito ngayon dito. Unang sakay. So, ano naman natutunan mo bilang, ano, bilang decadent? Madami sa maintenance ng barko, sa pagtitimon, sa pagtitimon, madami sa red. Madami. Alam ko, nakikita kita, minsan gising pa ako, mga 11 o'clock or 2 o'clock in the morning, kasama mo si Sikarmit. Yes, sir. So, isa pang tanong, so, alam ko naman, tinuturoan ka dun sa taas eh. Tinuturoan ka dun sa taas, nila kapitan, ni second mate, third mate, at saka ni chief mate. May itanong pala tayo, no? Ito naman personal ito. Bilang decadent, para guys, kayong mga hindi pa rin nakasakay, may alam kayo. O kaya sa ibang kumpanya. Hindi naman ako nagtatanong para malaman lang nila, magkano pala ang sweldo ko dito ngayon bilang decadent? Dati sa nung una, nung unang kontrata ko sa 420, sabay na taas sila nung sahod siya, naging 450 sir. 450? So, iyan na natin. 450 na ngayon ha? Yes sir. 450 times 50 na lang. So guys, decadent siya, sumisweldo na siya ng 22,500. Malupit, no? Tapos, yan, ito, pauwi naman siya. Kasi nga, ayaw niya mag-ano eh, ayaw niya mag-extend eh. Kasi gusto niya, wala pa siyang pira na pag-examine. Ilang buwan ka naman dito? 9 months, sir. 9 months, tapos mag-uwis to siya, guys. Para mabuno niya yung 3 years para mag-examine. Hindi katulad yung ni Sorgit, gusto niyang tapusin yung 12 months. Kasi gusto niya mag-examine. Eh, sa kanya kasi kailangan niya ng financial aid, so wala tayong magawa. Para sa sunod naman, gusto niya tumaas yung ano niya, OS. Sa OS, mag-ano bang sweldo? 1130, sir. 1130, so malaki pala, no? Nakita naman kita, porsigido minsan, kasi lang nakita kita nung lumabas tayo, eh. Parang mata mo na ikaw, yun, namimili kasi guys, ito, namimili kasi kami sa labas. So, parang matamlay yung ano niya, may gusto siyang gustong bibilihin. Bakit ano bang gusto mo sanang bibilihin? Yung ano sana, yung Jordan na ano, yung kinakita ko sa inyo. Oh, yung Jordan, no? Maganda talaga, 300 yun, no? 300 plus lang sa akin. Kasi nasa Long Beach kami, guys. Pumunta kami sa Swiss na boutique, store. May nagustuhan siyang Jordan. So, pangarap niya yun. Kaso lang, di naman siya nagsabi na wala na pala siyang pera, kaya raming ko sana siya. Ang pinili naman niya, Ultra Boss. So, which is okay rin yun, di ba? Di ba, sa sunod mo sakay, meron ka ng Jordan 1. Ang gusto kasi niya dito ngayon, guys, Jordan 1. Tapos, ano ba? Gusto mo ba mag-examine? Ano, after 3 years, hindi? Mag-examine ako sa after 3 years. So, ano, after 3 years, someday, ano bang balak mo? Kasi narinig ko lang sa mga ano dyan, napiliin ko sa mga kasamahan, ayaw ko naman minsan nakipag-maritis. Ngayon, i-clear kita, nakipag-maritis ako sa'yo. Balak mo bang mag-Troy Manager someday? Wala, sir. Wala? Akala ko kasi, palitan mo si Ryan. De, inano ko lang siya guys, kasi pag ito maging crewing guys, someday, in 3 years and 5 years, alam na niya guys, ang tutulungan talaga niya, yung mga walang backer, kasi tinan mo 4 years, di ba? So, gusto ko, ikaw, yung tingin ko sa'yo, na makatulong ka talaga sa mga nangailangan, di ba? Eh, malay mo, magbago pa yung masipi. Pero, ituloy mo muna yung sakay mo. So, ano bang payo mo sa ano? Ano payo mo sa mga hindi pa nakasakay, na wala ng pag-asa? Matagal na sa Lunita, ganun. Bigyan mo nga sila ng payo.
ano lang sir eh, huwag kang aasa sa swerte, kailangan mong kilusan. Okay. Kung aasa ka rin sa swerte, araw-araw, kung may tatawag sa'yo, ganyan, ganyan. So, dasal? Samahan mo din ang dasal, sir. Dasal? Dasal ang kilos, hindi yung puro swerte lang. Yun. Ibig sabihin, huwag kang mag-antay. Huwag kang mag-antay sa... So, kusa kang pumalo, no? Papalo ka talaga. Papalo, apply lang, apply, no? Apply ka lang, apply. So, huwag mawala ng pag-asa. Huwag mawala ng pag-asa. Kasi sa inundahan na kumpanya na yan, international, may tatanggap talaga sa kanila dyan eh. Tama, tama. Talaga lang talaga nila sa... So, ang isa lang talaga, pakapala ng mukha. Yes, sir. Huwag kayong mahiya talaga. Totoo yung sinabi niya, guys, oh. Bawat tayong mga marino, may kanya-kanya tayong guhit ng palad. So, hanapin natin yung kung saan yung destiny natin. Tingnan mo sa kanya, 4 years. Si Kadite pa lang, sabi niya kanina, may bakir lang siya, kaya nakasakay. Yan ang mahirap kasi ngayon, eh. Bakir-bakir. Pero ito sa kanya, wala siyang bakir, nakasakay. Pero nag-antay siya 4 years. Guys, taga Manila ito, guys, ha? Manila boy ito. Taga Santa Misa, di ba? Yes, sir. Taga Santa Misa. Parang ikaw yung dating nakita ko na ano, humahabol sa jeep. Hindi ba yun? Hindi, sir. Hindi, iba yun. Ano na gay, biro, kasi minsan sa barko, nagbibiro ka lang kami. Para masaya, no? O nga, nakita ko siya dati, humahabol sa jeep. Dahil gustong sumakay. Manila boy. So kayong taga-probinsya, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ha? Basta, dedicated lang kayo sa trabaho ninyo. So, TIP ka? Yes, sir. TIP, TIP, no? Yung mga ibang mga boss, nakasakay na? Nakasakay na, sir. May rango na rin. May rango. Ano, ito, guys. Makita mo to sa kubirta, guys. Hindi to parang kaditi. Veterans mode na to. Kaya pwede na talaga mag-EB to, eh. Mag-EB. Ang problema, wala siyang STCW. Watch keeping, no? May watch keeping ako, sir. May training ako watch keeping. Eh, bakit? Dapat sana, mag-uwis ka na. Ha? Hindi kasi umuwi ka eh. Kasi ang ambala ka ta ni Kapitan noon, pag may umuwi na EB, mapromote si Chris tapos ikaw uwis. Yun ang bala sana niya. Eh wala na, inunahan mo kasi mag-refresh eh. Dapat sana inantay mo. So guys, tapos na yung ano niya guys. Magpasalamat tayo. Magpasalamat ulit ako sa inyo guys. Sa sunod naman ng vlog, mag-interview naman tayo sa EB o kaya engineer o kaya sa officer. Guys, maraming salamat.